kick. Welcome back mga freny. For today's video, pag-uusapan natin yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours na policy or requirements ni YouTube. Gamer lang. Hindi ako big time YouTuber. Hindi pa ako professional. Ang mga sasabihin ko ay pang personal na experience ko lang. Sana may mabulat kayo at may gusto na mga tips sa mga sasabihin. Pero sa akin YouTube channel, subscribe and hit the tiny bell button para lang kayong updated sa aking mga video. Please keep on watching. Subscribers at 4,000 watch hours na requirements ni dahil bago lang ako sa YouTube. Ang una kong ginawa, yung mga kakilala ko, sinasubscribe ko, humingi ko sa kanila na mag-subscribe sila sa akin. Hanggang sa isang araw, hindi na lumalaki yung aking YouTube, hindi na lumalaki yung subscriber ko sa aking YouTube channel. Ang ginawa ko, nasanap ako ng mga group chat na pwedeng maka-actualize talag sa bahay, talag. Tapos ang pangalawa kong ginawa, yung mga video ko, pinapost ko sa comment section ng mga YouTuber din or mga vlogger na may maraming views. Sinasuggest ko na panoorin din nila ang aking YouTube channel or video na in-upload. Hanggang sa dumami nga yung isa kong video, dumami yung views. Maabot na ngayon ng 12,000 views. Pangatlo, ginawa ko ng YouTube account yung asawa ko. Yan, doon ako nanonood ng sarili kong video para mapabilis yung watch hour ko. Kung bago ka lang na YouTuber, gaya ko, wala pong masyadong manonood sa mga video mo. Kaya, tinangkilik ko ang sarili kong video gamit ang account ng aking asawa. Na-reach ko na nga yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours na requirements ni YouTube. Ang akala ko, kakakuha ka na ng Google AdSense din. Hindi pa pala. Marereview muna yung account mo tulad nito. Sabihing advice ko, dapat laging bukal sa loob ang paggawa niyo ng inyong mga video. At huwag kayong mapagod at tama rin. Para sa inyo rin naman yung success na makukuha nyo pag nakuha nyo na yung gusto nyo.